So ito pinatong ko na lang. Kunin nyo lang yung gitna ng Honda na yan. Makigawa tayo ngayon mga kaibigan ng mag decals, mags decals. So ito from Corel Draw. Ayan, mga collection ko to. So sariling gawa to ah, sariling gawa ako. Yung iba yung pinakauna ko bumili ako eh. Tapos nagkaroon na ako ng guide. So yun, gumawa na ako, nanood ako ng mga tutorial sa ano kung paano gumamit ng Corel. So yun, natuto rin kahit pa paano. So yung kung ano lang yung kaya. Ayan, yan siya. Inactual ko muna para makita ko sa position kung paano ikakabit. Then yan na. Ayan, ikakat ko na siya. So pag nakat na siya, ganito na itsura niya. Ayan. So ito pinatong ko na lang. Ayan, ito may transfer tape. Lagyan ko ng transfer tape. Nakat na ng machine yan. So, yan na ba ang result. So, maya kabit natin sa motor. Yan. So, sa pagkakabit, kunting tip lang. Magbibigay rin ako mamaya ng tip. Yung alam ko lang, ha. Pero kung meron kayo may suggest na mas maganda, eh, mas maganda yun. Tulungan. Ang magagandang suggestion. So, comment nyo lang sa baba yung mga mas magagandang tip. Okay. So, yun na nga. Umpisa na natin. Yung mark na yan, malaking bagay yan. Magiging guide nyo yan. Kabilaan yan, pantay yan. So, una, siyempre punasan nyo muna. Yan, punasan natin. And, alcohol. Para di masyadong, para matanggal yung duras. Okay, so kung kulang, check nyo kung makapit na yung kamay. Then, yan, yung mark na yan ay pantayan, kabilaan. So, hindi lahat ng motor ay pantayan. So, kunin nyo lang yung gitna ng Honda na yan. Tapos, itapat nyo dun sa mark. So, yung N, sa N, yan. Sa N yan, yung gitna. Okay, kunin nyo yung gitna. Idiin lang konti. Kada makukuha nyo yan kapag gumawa na kayo ng gumawa pa ng paulit-ulit. Idiin lang. Transfer tape. Then, tanggalin natin. Transfer tape pag okay na yung pagkakadikit ng sticker. So, may mga ano talaga, may mga sa dami ng paulit-ulit na didikitan nyo ng ganyan, makaka-encounter talaga kayo ng grabing dulas na mags. Yung iba, gasolina raw, pantanggal. So yan, dinikit ko muna kabilaan yung may mark kasi pantay yun eh. So para madali na lang yung kabilaan. Yan naman ay so nag-voice over na lang ako, nakakaya kasi magsalita dun sa labas eh. Sa labas ko kasi ginawa yan, daming tao ang dumadaan. Ayan, tikit nyo lang muna yung taas ng konti para kumapit lang. Tapos press nyo yung dulo, then papasok kayo sa loob. Nung una kasi press ko yung gitna palabas, ang nangyayari ay lumilihis. So, nung na-discover ko, mas okay pala siya yung press muna sa kabilang dulo, tapos papasok sa gitna. Hindi lumilihis yung sticker. Yan, tiyagaan lang, hagod-hagod lang, para hindi sumama sa transfer tape. Yan, pag nagtanggal kayo, dandahan lang na may kunting himas-himas. Pagalingan ng himas. So, dahan-dahan lang. E pag maganda yung kapit, okay yan. Kahit mabilis mong tanggalin. So, kahit sa umpisa naman, okay lang kahit hindi magkikita ng gusto kasi i-hit gun pa naman yan. O, pati yung kabila.
So kanya-kanya lang ano yan, ah, ng technique. Habang tumatagal kasi, nakakakuha kayo ng sariling technique na mas mapapadali kayo o mas mapapaganda nyo pa yung idea. So, hindi ako expert dito, mga kaibigan. Ha? Sinishare ko lang yung aking idea, aking sariling ano lang rin. Sariling technique. So, pero yung iba niyan, napanood ko. Yung iba niyan, nagtanong-tanong ako. May kaibigan din kasi akong nagdi-decars. Nagtanong-tanong ako. So, yun. Naipon. Pero mas maganda pa rin na-apply nyo kasi mas makaka-adjust kayo. So, yan naman. Inulitan ko. Medyo madulas kasi talaga. Nahirapan ako. Yan. Tapos, dikit na natin yung beat. Yan. O, yung kabilang side niyan, pareho lang ng procedure. So, pabibilisin na lang siguro muna natin para hindi na umaba yung video. Para hindi na kayo ma-boring. Madali lang naman yan. Ang gagawin nyo lang ay practice, practice, practice. Sabi nga nila, practice makes perfect. Ah, para ma-perfect nyo. So, yun na. Pinabilis ko na. Para mabilis tayo. Okay, dito naman tayo sa paghitgan. Technique yan, pambutas. Pag naglobo. Ayan. So, yan naman ay pag naghitgan kayo, huwag niyong itututok ng dire-diretso kasi masisira yung sticker. Naranasan ko pa nga dati nung unang mag-practice pa lang ako yung parang balahibo ng gulong. Kapag bago yung gulong, parang may matulis na sa gilid. Abang tawag doon, hindi ko alam tawag doon. Umusok pa nga yun eh. Natutukan ko ng hit gun. So, ang pag-hit gun ay padampi-dampi lang. So, kung mapapansin nyo, ano yan? Oh, kung mapapansin nyo, kunti-kunti lang. Oh, okay. So, hindi ko talaga tinututok. So, yung part na yan ay may lubo. So, nagagamit natin yung karayom na yun. Tusukan nyo lang sa gitna. Tapos, press nyo lang para mawala yung lubo. Okay. Para safe. Safe sa lubo. Pag naglubo, hindi na safe.